Hello mga ka-troubleshooters, ngayong araw po, ang ituturo ko naman po sa inyo ay kung paano po mag-wiring nitong isang ilaw na may isang single switch. So ito po yung pinaka-common na electrical wiring po sa ating bahay. Kaya po, malaking bagay po na matuto po kayo nito. So simple lang po ito gawin mga ka-troubleshooters. So pag marunong kayo po nito, ay easy na lang po sa inyo na mag-install or magdagdag po ng ilaw sa inyo pong mga bahay. Make sure po na panoorin po ninyo ang buong video para po wala po kayong mamimiss na mga detalye po sa installation po na ito. Kaya kung bago pa po kayo sa channel na ito at gusto nyo po ang mga topic po na ganito, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para magiging updated ka po sa susunod ko pang mga video. So mag-start na po tayo mga troubleshooters pagkatapos po nito intro. So ito na mga troubleshooters ang mga kailangan natin na mga materials. Una, itong ating circuit breaker, bolt-on type nga circuit breaker, 15 amperes. Ito yung standard size ng amperes para sa ating ilaw. At ito naman yung junction box. At saka, utility box. Ito yung ginagamit natin para sa switch. So, ito naman ang ating switch. One gang switch na wide series. At ito naman ang receptacle para sa ating ilaw. At mayroon ding mga connectors, PVC connectors at saka flexible hose. At ang panghuli ka troubleshooters, itong ating wire. 2.0mm po ito. Ito po yung standard size na gagamitin para sa ilaw. So, color-coded na. Itong itim para sa line. At saka itong puti ay para sa ating neutral. So, ngayon, kumpleto na po yung ating mga materials. Sabayan niyo po ako mga troubleshooters na i-assemble ito. So, start na tayo mga troubleshooters. Lang para lang hindi siya kumalaw. So ngayon tapos ko na itong ikabit mga ka-troubleshooters, ang susunod natin gagawin ay mag-wire. So dalawang wire mga ka-troubleshooters na nanggaling sa ating circuit breaker patungo dito sa ating box, ating junction box. So mag-wire tayo ng dalawang wire galing dito. Pasok natin to. Pull natin yung dulo para madali siyang ipasok. Ayan. Tapos, ayan. So, ayan. So, ito yung dalawang wire na ating itutusok dito sa dalawang terminal para sa ating line at saka ating neutral. Ang susunod, mag-wire tayo ng dalawang wire papasok dito sa ating switch. So ito yung wire na ating gagamitin para sa ating switch. So pasok na natin. So ayan. Kaya natin ito putulin.
So ayan lang mga troubleshooters, kumpleto na ang ating mga wirings. Ang gagawin na lang po natin ay i-connect lahat ng mga wires, pagkatapos i-energize po natin. So ito na mga troubleshooters, itong receptacle natin ng ilaw, sa nakikita po ninyo, itong wire po na papunta dito sa ating circuit breaker, may dalawang wire po siya na naka-color coded na itong white at saka itong black. So, ang isang wire dito mga troubleshooters, itong kulay white mga troubleshooters dito sa ating box, siya yung didiritso sa ating receptacle. So, ikakabit natin siya dito. Tapos, ang isang wire naman, dito siya kakabit. Pababa siya patungo sa ating switch. Pagkatapos mga troubleshooters, yung isang wire naman na ito na nanggaling sa ating switch ay siya yung papasok dito sa ating receptacle. So itong dalawang wire naman, ito yung pagkakabitan natin nitong ating switch. So ang una nating i-connect mga troubleshooters ay itong itim na wire na papunta patungong switch. So, i-connect muna natin. Ito, dalawa. Tabi muna natin yung ibang wire. So, ayan. Ikabit na natin mga troubleshooters. Ayan, itip natin to. Katapos nyan mga troubleshooters, ang susunod natin gagawin ay maglagay ng switch. Connect natin yung switch muna. Pagbalat natin itong wire mga troubleshooters, para hindi kayo malito kung gaano po kataas yung wire na babalatan natin, ay ito yung guide niya mga troubleshooters. Sa likod ng kanyang switch, may guide siya. Ganyan po kahaba yung dapat sukat ng binalatan po natin. To. So pag check natin, ayan o. So ganyan siya. So, isa to sa mga tips ka troubleshooters. Para pag pinasok natin yung wire dito, ay hindi po siya uusli. So, walang copper wire po na lilitaw. So, dapat pasok lahat yung mga copper. Pasok na natin. So, nakadesign na po ito mga troubleshooters na ipasok lang yung wire. Pag nakapasok na yung wire, hindi na po yan mahihila. Kung pinilit nyong hilain, masisira po itong ating terminal ng kanyang switch. So, meron naman siya dito yung release niya. Kailangan pindutin para pwede po ninyong matanggal itong wire. So, ipasok na natin mga troubleshooters. Ayan. Ang pindutan dito. Ito yung switch on niya. So, ang ating wire, dapat dito siya nakakonect. Itong isang wire naman mga troubleshooters, dito siya sa kabilang butas. So, dyan natin siya ipapasok. Okay. So, ayan. So, sa nakikita po nyo mga troubleshooters, so, wala pong bronze or yung wire na nabalatan na makikita po natin. So, dapat po ganyan. Tama po yung sukat ng pagkabalat natin para hindi siya uusli. Dahil likado po yun mga troubleshooters. Pag nag-servicing tayo, baka mahawakan pa, aksidenteng mahawakan pa natin yung live. So, ganyan. So, ngayon, ready na ang ating switch. So, ang susunod natin gagawin mga troubleshooters, yung isang wire na nanggaling dito sa ating switch, ito. So, at saka itong isang wire naman na puti, siya yung i-connect natin dito sa kanyang terminal. Itong line 1 at saka itong line 2. So, balatan muna natin to mga wire, mga troubleshooters. So, ayan. Kabila naman.
So ayan. So connect na natin dito mga troubleshooters. Luwagan natin. So dito sa kadila. Dapat po yung line po na nanggaling po dito sa switch to po, siya yung didiretso doon sa itong terminal na nasa loob, itong copper. Yan yung kulay yellow. So kung titingnan po ninyo, yung terminal na ito, diretso po siya dito. So ayan, hindi siya pwedeng mabaliktad. Dahil pag nabaliktad po mga troubleshooters, delikado po dahil madali po itong posibleng aksidenteng mahawakan kaysa dun sa loob. So dapat po itong live ay dito siya or dito sa lalim nakakonekta para po iwas po aksidente. So kabit na natin to mga troubleshooters. So itong galing sa switch, diretso na siya. Yan. So ito naman. So ayan. So isunod na natin to mga troubleshooters. So yung para sa ating supply. So kabit natin dito yung ating align at saka yung neutral naman dito sa kanan. So kabit na natin. Ayan. Tapos ito naman. So ayan, tapos na natin makunik lahat mga troubleshooters. So kabit na natin to mga troubleshooters. Ayan. Screw na natin. So ayos lang natin to. Tapos dyan. So ito naman. So tanggalin natin tong takip niya para ma-screw natin. Yan. Ayan. So ayan, naka-connect na ito. Lagyan natin to ng supply para pwede na natin itong switch on. A few moments later. So ayan po, may supply na po tayo. Naikabit ko na. So itong ating breaker is naka-switch off pa. So bago po natin i-energize, check ko po muna yung ating supply. So set po muna natin itong tester natin sa voltage. So ayan. So check na natin yung voltage niya. So ayan mga troubleshooters, 216 volts. So yan yung supply ng ating circuit breaker. So pagkatapos niyan mga troubleshooters, bago po tayo mag-energize nitong ating circuit breaker, make sure po natin na yung ating ginawa po na electrical circuit po ay wala pong short circuit. So, sa pamagitan din po ng ating tester mga troubleshooters, malalaman po din natin kung mayroong short circuit ba or may mali po ba tayong nagawa sa ating connection. So, ganito lang siya mga troubleshooters. Set lang po natin itong ating tester po sa dito po sa resistance. Press din po natin itong select. So ayan. So ito po, may buzzer symbol na po siya. So check natin tong
test runs natin kung tutunog na siya. So ayan, tumunog na siya mga troubleshooters. So pwede na natin i-check mga troubleshooters itong ating ginawa kung wala po bang short circuit, para pag switch natin itong circuit breaker mga troubleshooters ay hindi po siya sasabog. Dahil yan po ang mangyayari mga troubleshooters pag may mali po tayong connection sa ating ginawa. So ngayon mga troubleshooters, dapat pag test natin dyan mga troubleshooters, dapat hindi po siya tutunog. Pag tumunog po mga troubleshooters ay i-troubleshoot nyo na agad yung ginawa ninyong connection, dahil sigurado po may mali po sa inyong connection. So ganito po siya ka-importante mga troubleshooters. Check na natin mga troubleshooters. So ito na mga troubleshooters. Ayun. So wala siyang tunog. So check po ulit natin yung ating tester. So ayan, gumagana naman. Check ulit. So ayan, so hindi po siya tumunog. So pagkatapos yan mga troubleshooters, subukan natin i-switch on itong ating switch. Dapat po wala pa pong ilaw na nakakabit para po hindi natin ma-reading yung resistance ng ilaw. So dapat purely electrical wires pa lang po ang nakakabit para walang ibang resistance na inyong masusukat. Dapat po pag switch natin ito ay hindi po siya tutunog. So switch na natin mga troubleshooters. Ayun. So hindi po siya tumunog mga troubleshooters. So ibig sabihin po okay po yung ating electrical circuit na ginawa po natin. Pwede na po natin energize. So meron akong ilaw dito mga troubleshooters, to safe ill. So ito yung ilaw na gagamitin natin pang test. So lagay na natin mga troubleshooters. So ayan. So switch on na po natin tong circuit breaker mga troubleshooters. Ito na. Ayan. So check natin mga troubleshooters kung gagana na siya. Ayun. Gumagana na siya mga troubleshooters. So sundan nyo lang po yung mga step by step na ginawa po natin mga troubleshooters, at pwede na po kayong makapagpailaw ng isang ilaw po na may isang switch. So ito mga troubleshooters, may dalawang schematic diagram po ako na ginawa para mas maintindihan pa po ninyo. Maybe dalawang example po. Ito yung unang example natin mga troubleshooters, at ito yung pangalawa natin na example. So ito yung circuit breaker natin mga troubleshooters sa unang example mga troubleshooters. Yung breaker po natin, mayroon po yung switch on. Pwede po natin siyang ma-switch on. Pwede rin natin siyang ma-switch off. So ngayon po sa schematic po na ito, may dalawang wire po na line 1 at saka line 2 na dumiretso na po sa ating ilaw. So ibig sabihin po, pag switch on po natin itong circuit breaker, diretso na po yan na iilaw itong ating bulb. Gagana na po ito mga troubleshooters. Kaya lang po ang problema, wala pa po siyang switch. Samantalang sa pangalawang schematic diagram po natin, ito po, meron na po siya. Ganyan lang po siya kasimple mga troubleshooters. Instead na dumiretso siya patungo dito sa unang schematic, dumiretso siya. Dito sa pangalawa mga troubleshooters, yung isang wire po, dumiretso siya dito sa switch bago pa pumunta dito sa ilaw. So ito yung dahilan mga troubleshooters kaya pwede nating mapatay sindi itong ating ilaw, dahil nalagyan na po natin ng switch. So isang wire lang po mga troubleshooters ang pinadaan po natin dito sa kanyang switch para po makat natin, para po pwede nating makontrol itong ilaw. Ito nga pala mga troubleshooters, dapat po ninyong tandaan na yung wire po na dumaan po dito sa ating switch po ay yung wire na live or yung hot. So para po pag nakapatay po itong ating switch, hindi po magbi-blink itong ating ilaw. So ganun po ang mangyayari mga troubleshooters. Pag nabaliktad po ang inyong connection po, ang mangyayari po, magbi-blink po ito. Siya nga pala mga troubleshooters, lubos po akong nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong mga suporta,
sa pamamagitan po ng inyong mga likes at mga comments na sadyang nakapagpa-inspire po sa akin at lalong-lalo na po sa user Pew na hindi nagdalawang isip na magbigay nitong circuit breaker na para po magamit sa ating tutorial video. Kaya asahan nyo po na gagawin ko po ang lahat na makapaggawa pa ng mga tutorial videos po na kagaya po nito. Kaya naman po ay naghanda pa po ako ng isa pang video. Ayan po, panoorin nyo po para mas matuto pa po kayo. Oh,